Isang low-pressure area ang binabantayan natin dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito ay huling namataan sa layong 235 kilometers dito sa silangang bahagi ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Ngunit ayon naman kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, maliit naman yung tsansa na ito'y ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na mga pag-ulan dito sa bahagi ng Visayas at pati na rin sa Caraga. Doble abiso po sa mga residente sa nasabi kong lugar dahil posible dyan ang pagbaha at pagguho ng lupa. Maranasan naman ang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat at pagkulog dito sa rehiyon ng Bicol kasama ang Central Visayas at pati na rin dito sa Northern Mindanao. Samantala, dahil sa patuloy na pagbugso ng malamig na hanging amihan, maranasan ang maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan dito sa Batanes kasama ang Cagayan at pati na rin ang rehiyon ng Ilocos. Samantala naman, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon, ngunit paghandaan pa rin ang mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At kaugnay nga sa mga pag-ulan na dala nitong low pressure area, naglabas ng heavy rainfall warning advisory ang Pag-asa dahil nararanasan ang mga mabibigat na mga pag-ulan sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, pati na rin sa Dinagat Islands at sa Siargao Islands. Inaabisuhan po ang mga residente dito dahil posible ang pagbaha lalong-lalo na sa mabababang lugar. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Huwag kakalimutan sundan kami sa aming social media accounts at i-like ang Facebook page ng Panahon TV. Muli po ako po si Eunice Juntayas na nagpapaalalang sa anumang panahon, maging mapagpala sa iyong kapwa. Bye.